Ang atin pong teksto ay Hebrew 11:1 hanggang verse 3, pero di natin matitake yung 2-3. Kaya halos verse 1 lang yung ating makukuha sa ating Bible study ito. After nating makita yung true faith, ang author at finisher nito ay walang iba kundi si Jesus Christ. At kung paano ito gumagawa sa mga tunay na mananampalataya. Dito rin natin makikita isa sa pinakamahalagang work ng faith sa yung nature ng faith kung paano po ito kumikilos sa mga tunay na tinawag ng Diyos. 11:1 ng Hebrews, ganito ang sinabi. Faith makes us sure of what we hope for and gives us proof of what we cannot see. Now, yun po ay ESB. Pero dito po sa New King James Version, the faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. O, sa Tagalog, ngayon ang pananampalataya ay ang katiyakan sa mga bagay na inaasahan. Ang paninindigan sa mga bagay na hindi nakikita. Dito mga kapatid, makikita natin yung chapter 11 ay tinatawag po na the heroes of faith. O the book, o the faith chapter. Itong chapter 11 na ito, mga kapatid, ay makikita natin yung mga haligi ng mga mananampalataya na nabuhay noon. At sila po ay nagpapatuloy sa presensya ng Diyos, chapter 12, verse 1. Na ang tanging angkla lamang ng buhay ay yung pananampalataya kay Hesukristo. Kaya naman sila ay nakapagpatuloy at nananagumpay o nanagumpay sa lahat ng uri ng laban nila dahil yon sa katotohanan ng pananampalatayang dumating sa kanila. Alam niyo po, walang pinakamahalagang component sa buhay Kristiyano maliban po sa pananampalataya. Isa sa pinaka and the most essential component ng Christian life, mga kapatid, no, is faith. Pag tinanggal niyo yung pananampalataya sa isang buhay na nagsasabing mananampalataya, hindi na siya mananampalataya. Hindi na siya Kristiyano. Hindi na siya believer. So, substance siya. Yun yung sinasabi dyan sa verse 1. Faith is the substance of things we hope for. Dahil siya po yung pinaka sustansya, pinakalaman ng buhay ng mananampalataya. So, hindi siya pwedeng mawala. Ang problema, pag ito po ay hindi totoo, or other else ng buhay Kristiyana natin ay hindi totoo. Kaya napakahalaga nito kasi ito yung substance. So, ang pananampalataya ay hindi ho natin to pwedeng bilhin, hindi rin natin pwede itong, kumbaga, ma-inherit. No, hindi po yun. Hindi rin po ito pwedeng ma-obtain sa pamamagitan po ng ating mga effort, no, gaya ng studies, hindi po yun doon. Ang pananampalataya, sinabi po ng Biblia, ito po ay gift lamang doon sa sa Ephesians chapter 2 verse 8 to 9. Gift lang ito. Kaya ang pananampalataya is, ito po ay pinagmulan lang nito si Kristo. Ngayon, ano ang ating pag-aaralan concerning po sa verses 1 and 2-3 na makikita natin dito is the nature of faith. Yes, ang kalikasan ng pananampalataya, the nature of faith. Ang kalikasan ng pananampalataya ay kumikilos ito sa buhay ng mga tinawag ng Panginoon upang sila ay bigyan ng katatagan at kasiguruhan sa kanilang mga pag-asa. Apo, ang kalikasan ng tunay na pananampalataya sa mga tinawag ay kumikilos sa mga tinawag ng Panginoon upang sila ay bigyan ng katatagan at kasiguruhan sa kanilang pag-asa. Kaya kung ikaw ay may tunay na pananampalataya o tayo o ako, ito po ay magbibigay sa atin ng katatagan sa pananampalataya natin, sa buhay natin, sa pag-asa natin bilang mga mananampalataya. Tatlong bagay ang makikita natin dito concerning po sa nature of faith. Number one, mga kapatid, is
What is the nature of faith? What is faith? Second, mga kapatid, yung faith is evidence of hope. Ebidensya. Tapos ito mismo, kapag tayo ay binigyan ng pananampalataya, pananampalataya in itself is an evidence. Tapos evidence of our hope. Thirdly, mga kapatid, yung faith is, tapos ito po yung ating assurance. Assurance of things we do not see. Sabi po dito, faith is our assurance. Ito ay isa sa nagbibigay sa atin. Ito'y katiyakan natin, yung pananampalataya. So kung ikaw o ako ay umaasa sa mga bagay na hindi natin nakikita, lalo na sa Diyos, ang nagbibigay ng katiyakan sa atin ay yung pananampalatayang ibinigay sa atin ng Diyos. Yan yung makikita natin. Okay. Tatlong bagay mula dito sa verse 1. Una, what is faith? Ang sabi ko kasi dito sa ating teksto, verse 1, faith makes us sure of what we hope for. Yan yung una, faith. What is faith then? Faith, mga kapatid, according to sa dictionary, it defines that faith as belief. Ito po yung ating mga pinaniniwalaan. Na po, devotion to yung ating lubos na pinagbubuhusan ng ating pagkatao. Devotion. Or ito yung ating lubos na pinagtitiwalaan. Na po, saan ini-entrust natin yung ating buhay, ating isip, ating puso. So ganito yan. Kapag ang isang tao, mga kapatid, ay ang full trust at devotion niya, let's say, sa kanyang pag-aaral, yung faith niya, nandun lang sa pag-aaral. Kasi nandun yung focus niya sa pag-aaral na yun. Ito po, kapag ang isang tao, yung full trust niya ay nandoon sa pagkatrabaho, ito po, yung full trust, ibig sabihin na kahihigit compare po sa lahat, yung faith niya, naroon. Yun po yung malaking pagkakaiba, no? Pero kung yung bagamat siya'y nagtatrabaho, pero yung full trust niya ay wala doon sa trabaho, kundi sa Panginoon, makikita mo na anuman ang mangyari, hindi siya maapektuhan kasi yung full trust niya, wala doon ta mismo sa trabaho, hindi nasa Panginoon. Kapag ang isang tao na yung full trust niya ay nasa kanyang kapwa, marahil ito'y anak, natangi yung parang pag-asa niya, o let's say ay asawa, o ito man ay kaibigan, o anumang relasyon, magulang, no? Pagka yung faith niya, pagka yung trust niya ay nandoon higit kesa sa iba, kundi doon sa tao na yon, yun po ay nandoon yung faith niya. Definitely, kung naroon yung faith nila sa tao na yon, sa bagay na yon, sa trabaho na yon, o sa anumang career, higit kaysa sa Panginoon, yun po ay idolatry, pero yun ay kinukonsider na faith din. Ano po? Lubos na pananangan. Now, ano ngayon yung faith na ito na tinatalakay? Almost the same yung faith na binigay nating halimbawa. Hindi po ito yung gaya ng naniniwala ka ba na kaya kong gawin to. Hindi po yan yun. Naniwala ka, pero hindi yun yung faith. Yung faith, mga kapatid, kung ano yung lubos na yung inaasahan, sinasampalatayanan, buong puso mong naroon, yun yung faith. Ngayon, mga kapatid, itong faith na ito na sinasabi sa Biblia, wala ho tayong po pwedeng iba pang tukuyin dito, kundi ang faith na ito ay tinanggap ito mula po sa testimony ng salita ng Diyos. Yan po yung biblical na definition ng faith. Pakinggan nyo. Ito po, the confidence, ito po, in God through His Son, Jesus Christ. It is the response of the soul to the divine revelation proclaimed from the Scripture. Yan po yung biblical faith. Yung biblical faith, mga kapatid, ito po yung tugon. Ito po, dahil ang
isang kaluluwa na nakarinig ng salita ng Diyos, yan yung written word of God, kinaugnay siya ng Diyos at nakita niya ang kahalagahan ng ating Panginoong Hesukristo. At dahil doon, yung kanyang buong puso, buong isip, buong lakas, buong pagkatao ay tumugon based doon sa kanyang narinig sa divine written revelation na yun, sa scripture. Yan po yung faith sa scripture. So, meron din pong kahawig na faith ito. Yeah, may mga tao na yung buong pagsampalataya sa doktor. Ano po? Higit kaysa sa anuman, kaysa sa Diyos. Mas doktor. Minsan, ang totoo, sinasabi lang nila, mas sigit silang naniniwala sa Diyos. Pero ang totoo, yung full trust nila sa doktor. Kaya pag nag-fail yung doktor na yon, parang nawala na rin sila ng pag-asa. Kaya parang ganun yun. Meron namang mga tao, ang full trust nila sa pastor. Kaya pag nakitaan nila ng yung pastor ay inconsistencies sa buhay, hindi na rin sila makapagpatuloy. Kasi yung kanilang trust nasa pastor eh. Yan po yung mga delikado. Pero yung full trust natin ay nasa Panginoon at sa kanya mga salita based on His Word. Kahit anong mangyari, hindi tayo papa-apekto. Kasi ang ating full trust ay nasa Panginoon. Chapter 12 yan, verse 2. Yung nakapokus ang paningin natin kay Kristo. Hindi sa kanino pa man. So itong faith na ito, mga kapatid, is believing, no, based on the testimony of the Word of God. Testimony. Verse 3. Anong sinabi dyan sa verse 3? Sabi dito, by faith, we understand that the words were framed by the Word of God, so that the things which are seen were not made of things which are visible. So, based on the Word of God, testimony of the Word, yan po yung true faith. So, yung divine word, mga kapatid, no, na ipinapahayag, it produces faith to the heart or to the soul of man. Yan po yung power ng Word of God. Kaya kung tayo, mga kapatid, ay nakikinig ng salita ng Diyos, dumating yung pananampalataya, it is not because of our understanding primarily. It is not because of our intellectual capacity. It is not even for the excellency of the preacher or clarity of the word. May part lahat sila. Pero, it is primarily based on the power of God. Kaya dumating yung faith na yun. Nun po ay rooted in the word. Kaya lagi niyong katatandaan yan. Walang ibang pwedeng panggalingan ng tunay na pananampalataya maliban lamang po dito sa salita ng Diyos. Because the Word of God is the power of God unto salvation. Now, how can a sinner be saved? Na po, siyempre, by believing to the Word of God. Pagsampalataya yun sa salita ng Diyos. So, itong pananampalataya na ito na sinabi rin po ng mga theologian ay meron pong napakahalagang tatlong component. Minsan narinig na ninyo ito. Pagka yung tunay na pananampalataya ay nasa atin, ito po ay meron tatlong component. Dinidefine po muna natin yung faith, no? Kasi yun yung unang word dito. Kasi yan yung key. Sabi po ni Louis Berkhof, yung true faith ay meron pong tatlong component siyang napakahalaga. Una ay yung intellectual element. Ang tinawag po niyan sa Latin is notitia. Ito po ay recognition of the truth. Ano po? Notitia. Ibig sabihin, meron pong intellectual or knowledge element yung faith. Hindi po pwedeng wala. Yung tunay na pananampalataya, it produces knowledge. Yan po yung notitia. Ano po? Sa Latin word. A second element po ng faith according kay Louis Berkhof is emotional element. Yan po yung assensus pagdating po sa Latin. Ano ibig sabihin nun? Ito po yung deep conviction of the truth. Deep conviction. Ibig sabihin yung pagkonbikta
na yun ay katotohanan at yun ay talagang hindi walang pagtatalo. Kaya ito, makinig kayo. Kapag ang isang tao ay nakikinig ng salita ng Diyos, alam niyang truth. Po, yun po ay notisya. Alam niya yun. Intellectually, alam niya yun. Pero ito, pakinig kayo ha. Kung wala siyang deep conviction dun sa truth na yun, wala siyang pananampalataya. Kapos. Kasi kahit alin dun, hindi pwedeng mawala. Ito po yung pangatlo. Volitional element. Ano yung volitional element? Ito po yung personal trust. Sa Latin po, fiducia. Yan po yung pangatlong element. Fiducia. Personal trust ito. At ito ay nakapokus kay Jesus Christ, including surrendering himself to the Lord Jesus Christ. So tatlo yan. Notitia, assensus, fiducia. No? Intellectual, notitia. Emotional, assensus, that's conviction. Truth, mga kapatid, volitional element, that is personal trust in the Lord Jesus Christ. Based on the truth pa rin. So ito, itong tatlong to, present ito sa tunay na pananampalataya. Alin man dyan ang wala, wala akong tunay na pananampalataya. Kaya ang isang taong nagsasabi na, hindi, alam ko naman yung katotohanan yun eh. Pero walang conviction, wala pong panginginig sa takot para yung katotohanan ay kanyang sampalatayanan. Delikado yun. Kung yung isang tao na yan ay hindi niya kaya mag-trust, oo, naiintindihan niya, totoo, pero hindi niya kaya mag-trust doon sa salita ng Diyos dahil sinasabi lang ng tao. Hindi, sinasabi niya lang yan. Hindi, interpretation mo lang yan. Yun yung mga delikadong mga pananalita. Pagpapakita yan ng kawalan ng tunay na pananampalataya. So, faith, mga kapatid, is fully convinced na po, and trusting, complete trusting na po, to the gospel of Christ. Yan po yung faith niya. Ang result po niyan sa buhay, ito po yung application niyan. Spiritual and moral transformation. This is an inward witness that cannot be mistaken. Po, hindi kayang pasubalian o pwede magkamali. Meron pong spiritual at saka moral transformation, pagbabago. Kaya kung yung tunay na pananampalataya ay hindi nabago ang buhay ng isang tao, lalo pang tumigas yung ulo, delikado yan. Sinasabi ko yan po sa inyo at turo yan ng scripture. Kung ang isang taong nagsasabing Kristiyano, nasa halip siya ay magkaroon ng humility, submission, love, obedience, sa halip, mga kapatid, hardening the heart, pariseyo yan. Yan ang matindi dyan. So, mabigat ang usapin ng pananampalataya, hindi ito simpleng usapin lang. Kasi kung wala pong tunay na pananampalataya, hindi niya pwedeng i-fabricate yung kanyang pag-uugali. Lalabas yun eh. So, true faith takes hold of the divine word. Takes hold. Yun yung kanyang lubos sa panghahawakan. Yun ang kanyang lakas in times of problem, in times of difficulties, in times of hopelessness, seemingly hopelessness. Yung kanyang strength takes hold to the Word of God. So, it can never be shaken. Yapo, mananatili yun. No matter what happened, kahit pa na tila inconsistency yung mga tao sa paligid niya, yung tunay na pananampalataya, mga kapatid, ang focus nito si Christ. Ang foundation nito, yung knowledge of the truth. At yung kanyang heart, na po, derive from the truth. Na po, derive from the truth. Driven by the truth. Yung kanyang emotional na element. Ayun yung assensus niya. At ito po, mga kapatid, is yung full trust niya, wala sa tao, wala sa circumstance, wala sa anumang mga abilidad ng tao, kahit sa sarili niya, it is only from the Lord Jesus Christ. So, remember this, weak faith is an ignorance and slowness of the heart in reference to the divine testimony. Ibig sabihin,
wala po talaga siyang grip, strong grip doon sa divine testimony. Yan po ang totoo. Or, mas malala, hindi lamang yun weak faith. Mga kapatid, actually sa Bible, hindi tinuturo yung weak tsaka strong faith. Ang tinuturo po ay false and genuine faith. Nando sa dalawa na yan. So kung wala pong strong grip doon sa divine testimony of the word, it could be false and superficial na faith. So, hindi lang simpleng diverted ang kanyang focus kay Christ. Dito, magandang magkaroon na tayo ng self-evaluation. Ako nga ba ay merong tunay na pananampalataya? Di ko kayo kilala lahat. At wala akong sinisino si isa man sa inyo. Pero I just teach the truth. Yung tunay na pananampalataya. Sana meron tayo kagad ito. That's the definition of faith. Ikalawa mga kapatid, kung yung tunay na pananampalataya ay nasa atin, the nature of faith, actually, it is an evidence of hope. Ito po yung persuasion, persuade. Yung persuasion mga kapatid is kasama po yun sa persuaded ka. Na po, yun yung personal trust. Persuaded. Sabi po rito, is the evidence of hope. Ibig sabihin ng evidence, nandyan po yung conviction, nandyan po yung persuasion, nandyan po yung demonstration sa ating buhay, na po, nandoon po yung pangingibabaw nito sa ating isip at puso. Dahil yung katotohanan ang nangingibabaw sa puso natin. Isip. So it means properly proof or means of proving na po bilang evidence. Yung idea po ng evidence again mga kapatid, ito yung nandun po yung demonstration nito sa ating buong pagkatao na tayo ay nabubuhay dictated by the truth na po at guided by the truth na po, guided by the truth. Yan po yung dapat makikita natin. Hindi tayo maniniwala sa mga lies, sa anumang mga walang basis, especially from the word. Hindi tayo maniniwala doon. This faith, mga kapatid, dahil nandun po yung persuasion, it always produces hope. Nandun po yung matibay na pag-asa. Kasi po, yung hope natin, ang angkla nito ay yung faith. At yung faith na ito ay nakapin kay Christ. So the Christian hope, mga kapatid, is to be yung complete salvation natin, to be raised up in the last day from the slumbers of the tomb, and also mga kapatid, to be made perfectly free from sin, to be everlastingly happy with Christ. Yung pag-asa natin, mga kapatid, is to be with the Lord. Yun po yung pag-asa natin. At yung pag-asa na ito, mga kapatid, ay produce ito ng tunay na pananampalataya. Kaya kung ikaw ay merong matibay na pag-asa, dahil ito sa pagkakaroon ng tunay na pananampalataya. Yung tunay na pananampalataya is the evidence in itself that we have the true faith. At ito, mga kapatid, keeps on persuading us to live according to His will. So, very clear, mga kapatid, that this faith is a confidence that we shall receive the testimony of the word for which we hope according to the promises of God. Ano po? Yung promises ng Diyos na makikita natin siya na mukhaan, na tayo ay isasama niya sa walang hanggan, at yung buhay na ngayon palang nararanasan natin, ay ma-enjoy natin na po ng kaganapan pag tayo ay nasa presensya ng Diyos. The ultimate hope ng mga tunay na believers is to be with the Lord. So, what is the application, mga kapatid, for the second pointers natin that faith, the nature of faith is an evidence of hope? This faith, mga kapatid, our application then is kapag nariyan po yung tunay na pananampalataya,
actually it controls, it guides na po. At ito po mga kapatid ay yung pinakalaman ng puso natin. Heart, mind, tunay na mga mananampalataya ay patuloy nitong influence at shaping the heart of and mind of the true believers. Yan yung tunay na pananampalataya. Ang pinaka-focus ng ating buhay, mga kapatid, ay hindi na yung trabaho, hindi na yung ating, actually, yung pamilya, hindi rin po yung focus ay yung ating pag-aaral, hindi rin yung relationship sa lupa, kundi ang relationship natin sa Panginoon. Yan po ang pinaka-sentro at focus ng ating buhay. Hindi ko sinasabi na baliwalain yung trabaho, relasyon sa pamilya, hindi yun eh. Ang pinakamahalaga at sentro sa lahat ay ang Panginoon. Kapag ang Panginoon ang sentro sa lahat, lahat ay magiging maayos. Lahat ay magiging in place. Magiging maayos lahat. So itong pananampalataya na ito, mga kapatid, ay nagpuproduce ito ng lalong matuwid na pamumuhay sa harapan ng Diyos. Dahil ang tunay na pananampalatayang ito ay resting on the truth and character of God sa pamamagitan po ng ipinahayag na kanyang mga salita na siyang Diyos na hindi po pwedeng magsinungaling. So, yan yung faith natin. Yung ating full hope, mga kapatid, ay hindi sa lupang ito, hindi sa ating mga plano, kung hindi mismo sa plano ng Diyos. At yun ay nagbibigay ng katatagan sa atin sa buhay na ito. Thirdly, mga kapatid, the nature of faith is it gives assurance for the invisible things. Assurance, yan po yung trust. Kanina, persuasion. And ito po yung ano ba sinabi ko kanina? Kanina po ay yung persuasion, yan po ay na-persuade tayo. Asensus pala yun. Yung persuasion. Na-convict ka talaga doon. And then, ito mga kapatid, yung convince. Na-convince tayo, yan yung trust. So, assurance mga kapatid from the invisible things. Bagamat hindi pa natin nakita ang Diyos, hindi pa natin nakita ang Panginoong Jesucristo, ang langit, ang buhay na walang hanggan, everything concerning God. Lahat yun ay mga invisible things. Even the eternal things, mga kapatid, hindi pa natin nakita. Pero ito po yung mainam doon. Meron na tayong katiyakan because faith produces assurance. And that's trust. Yung buong pusong pagtitiwala natin. So, ang tunay na mananampalataya, sinasabi niya na, bagamat hindi ko pa nakita ang Panginoon, pero buong puso ako na nagtitiwala sa Kanya. Hindi ko pa nakita ang kalangitan, pero buong buhay ko, yun ang pinakalayunin ko, makarating sa presensya ng Diyos in heaven. Yun po yung pinaka makikita natin dito. Hindi niya nakita ang tagapagligtas, ang anghel, anything na po na concerning heaven. But most especially, of course, yung kanyang Redeemer, yung ating tagapagligtas. Pero, meron na pong katiyakan at meron pong satisfaction ng ating soul doon po sa katotohanan na ipinahayag ng salita ng Diyos. Ibig sabihin, yung buong pagkatao, buong kaluluwa natin, mga kapatid, ay inassured, binigyan ng katiyakan. Kaya yung tunay na pananampalataya, mabubuhay ito sa assurance. Dahil the faith in itself produces assurance from invisible things. Yan po ang totoo. So hindi ito isang something na hoping pa. Hindi po yung ganun eh. Meron pong assurance. Tiyak na tiyak. Kaya pag sinabi, ikaw ba ay ligtas? Alam niyo dapat kung paano sagutin yun. Not simply say yes. Hindi po yung ganun. Not even, of course, saying no. That's impossible sa isang tunay na mananampalataya. Sasabihin niya yung no. Pero, just simply say yes, pero may kulang doon. Meron tayong hinahanap na element pag sinabi ikaw ba'y saved, ikaw ba'y ligtas. May hinahanap tayong mahalagang element doon. Dapat alam niyo yun. No po, hindi ko yun sasabihin sa inyo dahil baka may kumopia lang. Pero pag sinabi, tinanong mo ang isang mananampalataya, ikaw ba'y ligtas?
meron pong maliwanag na assurance sa kanya. Yun yung makikita natin. So, dito, maliwanag mga kapatid, na isang tunay na iniligtas ng Panginoon ay merong tunay na pananampalataya. Itong pananampalatayang ito, gaya na sinabi natin, ay naroon po yung kanyang persuasion, deep persuasion. Naroon yung kanyang full trust sa Panginoon, hindi sa mga bagay-bagay o kanino man, sa sarili, lalo hindi. Kundi ito ay nandun yung trust. Yung faith nakita natin mga kapatid, faith in itself ay nandoon mismo yung katotohanan nito, yung truth, based on the gospel. So ano ngayon ang hamon sa ating lahat? Napaka-importante ng pananampalataya. Ang pananampalatayang tinutukoy natin na ito ay wala pong pwedeng pamalit. At walang sino mong pwedeng kalugdan ng Diyos pag wala po yung tunay na pananampalataya. Ang pananampalataya ay hindi po ito, mga kapatid, automatically dumarating o naturally, hindi ito. Ang pananampalataya, lagi niyong tatandaan, it is only gift from the Lord. Sa final application natin, mga kapatid, dalawa. Kung tunay na pananampalataya ay meron sa atin, meron po itong matibay na pundasyon na ito po, mga kapatid, ay mamumuhay ng ayon sa salita ng Diyos. That produces, of course, obedience. Okay? So, dito another, mga kapatid, point to evaluate our own lives bilang mga tunay na mananampalataya. Bilang Kristiyano, evaluate our own life before God. Po, ako ba ay yung tunay, yung pananampalataya ko ba produces obedience sa submission sa salita ng Diyos? Yan yung dapat na makita natin. Kung yung tunay na pananampalataya ay meron sa atin, dapat yung kagustuhan natin na matuto, lumago sa buhay pananampalataya, lagi naroon yun. Lagi naroon. Hindi ito magpapakita ng anumang sense of rebellion sa salita ng Diyos. Magpapakita, I mean. Merong sakit na nararamdaman, pero alam niya na mali pa rin siya. Kaya magpapakumbaba sa Panginoon. Kasi bilang tao, nasasaktan tayo sa salita ng Diyos. Pero wala tayong pwedeng gawin kundi tanggapin ang katotohanan. Kasi talagang masakit yun. Kaya magpapakumbaba pa rin tayo. And secondly, mga kapatid, through faith also, that is based on the written word of God, which is the gospel of Christ. Also, mga kapatid, makikita natin, ito po ay magiging foundation ng ating buong pagkatao, buong pag-uugali, at buong ating pakikipag-ugnayan, pananampalataya. Pananampalataya na patuloy na aayusin ito ang ating mga gawa, pag-iisip, pananalita, pakikipag-ugnayan, mga pagpaplano. Yan yung tunay na pananampalataya. Ang tunay na pananampalataya, mga kapatid, patuloy tayong aakayin ito sa tamang sentro ng buhay na nakapokus lamang kay Kristo Jesus. Kaya regardless sa anumang mga disturbances sa buhay natin, hindi tayo maapektuhan. Hindi dahil sa napaka-lenient ng ating pagkatao. Hindi dahil sa meron tayong mga good character traits. Hindi yon. Kundi dahil mismo, yung ating pagpapatuloy at yung pagpapanatili, our preservation and perseverance depends on the quality of faith that we have before God. Na po, kung ito ay galing mismo sa salita ng Diyos, ang tunay na pananampalataya, magpapatuloy siya sa paglago. Yung pananampalatayang binigay ng ating Panginoong Hesukristo, ito po ay it can thrive na po in all evil circumstances that happening towards us. Ito po ay mananatili. At ito po ay mananagumpay sa lahat ng uri ng kasalanan. Although, hindi ganun yung kadali. Pero mananagumpay ito. So, this faith, mga kapatid, final challenge, mga kapatid, no? Based on the gospel of Christ,
yung true faith, but without the foundation from the gospel of Christ, I'm sorry to tell you that faith is dead. Sino mang tao ang nag-aangkin na siya may pananampalataya, pero wala pong tunay na relasyon kay Kristo. Yung kanyang pananampalataya, hallucination lang po yun. Hindi po yun tunay na pananampalataya. Ang tunay na pananampalataya, patuloy niya nakikita at nakikilala si Jesucristo. At nais niya pang patuloy na makilala. So kahit sa kanya mga sufferings, afflictions, troubles, still, like Apostle Paul had said, I want to know Christ. Sana ganun din po tayo. Dahil yung tunay na pananampalataya ay pareho lamang ang kilos mula pa sa Old Testament, sa New Testament, at maging sa atin. If we receive the same faith, na po, the same work of faith, na po, is operating in our lives today. Sana ganun po yung meron tayo. Para lahat ng mga papuri, lahat ng pagluwalhati ay sa Panginoon lamang. Unto Him all the glory. Manalangin na po tayo. Dakila at mahabaging Diyos, labis kami nagpapasalamat sa kabutihan ninyo. Tulungan nyo kami na lalo po kaming tumibay sa pananampalataya dahil lamang sa inyong kabutihan sa amin. Walang sino man sa amin, Panginoon, ang makakapanatili, magpapatuloy sa paglago at susunod sa kalooban ninyo ng hiwalay sa biyaya ng pananampalataya. Tulungan nyo kaming hindi kami manalig kahit kailanman sa aming mga pananalig. Manalig kami kay Jesucristo. Kaya kami, Panginoon, magpapatuloy at makakapanatili. Gawa po ninyo yun sa pamamagitan ng ipinagkaloob ninyong pananampalataya. Tulungan nyo kaming magpatuloy sa paglago sa katotohanan ng iyong mga salita upang ang pananampalatayang meron kami ay lalo pa po itong mag-grow according po sa inyong perfect and eternal design. Maraming salamat, Ama, sa gabing ito. Ang lahat ng papuri at pasasalamat kay Kristo Jesus. Amen.